Ito, meron tayo ngayong tatlong inverter welding machine dito mga bro. Itong una ay Meltec na may rating na 300 ampere. Tapos itong isa is ProQuip na merong namang rating na 230 ampere. Saka itong panghuli, yung pinakamaliit ay contender siya. Gawa ng Powercraft. Meron siyang rating lang na 160 ampere. So, pagsabay-sabay na natin itong mga bro dahil maraming nagre-request ng kung paano i-repair, ano yung kadalasang sira ng mga welding machine. Ayan yung gagawin natin dito. Itong una na to, itong Miltec, sabi ng may-ari dito is ano niya, pinabuksan na niya daw to. O may gumawa na at nagkaputukan daw yung mga pyesang nilagay. Maaring yung nilagay dito na part is mga hindi orig siguro mga bro. Kaya pumutok. Tapos ito naman, first time pa lang itong ipagawa. Ang sabi ng may-ari dito is nung ginagamit niya is bigla na lang na ano, may umusok. Ito, tinanong ko kung may pumutok, eh hindi naman niya napansin, basta may umusok at bigla na lang nawalan ng power. Itong sa naman, ito naman is habang ginagamit daw nila is may umusok. Hindi naman siya nawalan ng power, pero mayroon daw umusok dito, tapos binuksan ng may-ari at may tinanggal na parts. So, ito yung unahin natin, yung tapos susunod natin yung Miltec. Panghuli na natin itong contender. Kung ating titingnan is pinakamaliit itong contender at nasa 160 ampere lang siya, pero siya yung pinakamabigat. Kumbaga ito mas sa branding is mas maganda naman kasi yung brand nito. Mas mas mahal, may presyo siya. So, ito mga bro, unahin natin to. Ang laki pala ng problema nito mga bro. Ayan o. Isak natin. Sabog yung kanyang IGBT. Ayan, kikita nyo IGBT niya mga bro. Sabog. Sigurado shorted yan mga bro. Tapos yung mga resistor doon, sabog din o. 1, 2, 3, 4, apat na resistor sabog. Okay, check natin. Bali, ano mga bro, dalawa lang yung ginamit na power transistor, IGBT. Tapos yung kanyang output diode is apat. So hindi na nakakapagtaka mga bro na magaan siya dahil kukunti lang yung kanyang parts. Check natin itong IGBT niya. Ayun. Shorted. Ayun. Okay mga bro, i-check ko muna lahat yung mga resistor kung ilan yung may nasunog diyan. Ayun mga bro, yung mga sunog na resistor. Yung R9, tapos R10, R13, or R132, R70,
R16. So yung R16 na yan is katulad lang din yan nung ano itong R17 10 ohms. Tapos yung R10 10 ohms din yan, kakaya lang din dito sa R11. Tapos yung R9 is kagaya lang din yan dito sa R14 na yan. 10 ohms din mga bro. Yung dito sa R132 na yan, yan na yung hindi natin alam yung value nya. Okay mga bro, papalitan natin yung mga yan. Ito mga bro, bali natanggal ko na yung mga sirang pyesa. Ang nangyari pala dito mga bro is kaya wala siyang power, shorted yung kanyang MOSFET dito sa supply ng 25 volts or 24 volts. Yan tinanggal ko na, shorted yan. Tapos yung diode doon sa kanyang secondary, yung nagre-rectify ng 24 volts or 25 volts sa DC na nagsusupply sa ating relay at saka fan, shorted yung isa. Ito yon. Shorted yung isa. Okay naman yung isa na D, ang number ng diode nito ay in for 004. Pero meron pa akong hindi tinanggal dito sa kanyang ano, dahil balak ko na lang to na i-four wires yung kanyang supply ng 24 volts. Close up natin. Ayan o, may mga sumabog pa na resistor dito. Ayan. Yan ang kanyang connected doon sa source ng MOSFET. Kung gagawin natin dito si ano na lang natin mga bro, ipo-four wires na lang natin to. Tapos yung mga sumabog dito na ano, itong capacitor na to, ceramic na chips, is kadalasan to is nasa 10 nanofarad, 4.7 nanofarad o kaya 10 nanofarad by 63 volts or by 100 volts. Papalitan na rin na din natin 'yan mga bro. Yung resistor na hindi naman sumabog diyan, okay na, okay pa 'yan. Saka 'yon, okay pa. Okay pa yung hindi ko pa pala na-check yung diode dito kung okay. Okay, mukhang okay naman yung kanyang diode. Ay, shorted mga bro tong isang diode. Okay, papalitan na lang natin yan. Shorted yung isang. Shorted yung ang reading nitong isang diode na to, SS14 mga bro ang value ng diode na to. Ano yan, 1 ampere 40 volts. Dapat hindi yan tutunog kasi natanggal ko na yung 10 ohms dito eh. Dito okay lang natutunog siya, pero ito double check natin mamaya. Pero hindi naman nasunog yung resistor dito na ano eh 10 ohms.
Kadalasan kasi to pag nag-short ito, masusunog din to. Kaya nang nangyari dito. Double check ko na lang mga bro. At papalitan natin. Dahil ang ilalagay na natin dito is wala akong available nitong SS14 or SS14. Ang meron ako dyan is SS310. Bali 3 ampere. 100 volts na siya. Papalitan ko na lang na dalawa para parehas sila nung type na diode na ilalagay natin. Tapos ito is 10 ohms. 10 ohms. Tapos yung capacitor dito is 10 nanofarad. Tapos itong resistor na ito is 10 ohms. Tapos itong nasunog pala na ito mga bro is ano to? Since nakakonek ito sa ground or negative ng ating main filter capacitor, dito kumonek yung kanyang source ng MOSFET na ito. Diyan siya kumonek. Kaya sumabog yung resistor na yan. Kaya ito, hindi na natin to papalitan. Dahil, yun nga, i-convert na nga natin to sa 4 wires. Itong, pero check muna natin tong transformer na to. Yung kanyang, nag-generate ng kanyang 24 volts. Minsan, baka naman na-open to. Pag open, wala na. Lalagyan na lang natin to ng ibang power supply kung sakaling na-open siya. Okay, check natin yung kanyang primary. Kasi kapag open yung kanyang primary, lalagyan na lang natin to ng ibang power supply. Nako! Open mga bro yung kanyang saklap naman ng pagkasira nito. Ayan o, yan yung kanyang galing sa ating thermistor. Dapat ito, meron to. Pero try nating baklasin, baka kung sakaling pumutok lang doon sa ano niya, pinaka-base niya is makuha pa nating idugtong. Tatanggalin ko muna mga bro, itong transformer na 'yan. Ang susunod nating gagawin mga bro is wag muna natin siyang di ko muna siya ipo-4 wires. Susupplyan natin siya ng external na 24 volts para ma-check natin kung nag-oscillate siya. Kasi baka trouble tayo ng trouble dito is may problema pa pala yung kanyang controller board. So yan yung nakatayo dyan. Dito nang gagaling yung kanyang PWM signal. Galing doon sa SGA3525 na PWM IC. Check natin kung may PWM signal na nagda-drive doon sa transformer na to. Gate driver transformer na to. So, ito yung nilalagay ko. Maraming nabibili to online. Yan yung kanyang number. WX-DC2412. Ayan. To 20 volt AC yung kanyang input. Yung output niya is 24 volts. Kahit na yung mga universal na laptop charger na mayroong multiple output, mayroon yung 24 volts, pwede naman yun yung gamitin nyo. Kung sakaling kagaya nito, sabog yung kanyang 24 volt supply. Kung sakali naman na gumagana itong kanyang 24 volts sa power supply mga bro, bago kayo mag-check or maglagay ng IGBT o kaya
bago kayo magpalit ng IGBT, mas maganda na check nyo muna kung may merong drive or signal galing sa ating controller board. Nagbobulol tayo. Bago tayo mag napakadelikado kasi mga bro yung nag-check ng signal na nakakabit yung IGBT. Ito na mga bro yung ating setup. Naglagay tayo ng 24 volts na supply doon sa relay para masupplyan yung 12 volts regulator na siya namang magsusupply sa ating controller board. Disclaimer doon sa mga DIYers, wag na wag niyong susubukan mga bro tong pag-repair ng welding machine dahil napaka-delikado. Pumuputok po ang konting pagkakamali niyo lang po dito. Pwede kayong masabugan. Para na lang to sa mga legit technician. Pwede naman yung panoorin para may idea kayo kung ano yung sira ng welding machine nyo, pero never po ninyong susubukan gawin. So, ang test point natin ng signal is yung input. Para ma-check natin yung input ng ating driver transformer, siyempre dito tayo magte-test point. Pag sinukat natin yan ng multi-tester, dapat naka-range tayo ng 50 volt AC. Ang masusukat natin dito is nasa 30 volts AC. Pag sa scope naman is may masukat tayo dito na square wave. Doon naman sa kanyang output, yung papunta na mismo sa gate ng mga IGBT, may masusukat tayo dito na 12 volt AC. Unahin muna natin mga bro yung sa scope. So, dito na tayo mag-grounding sa ground ng ating regulator. So, ang test point natin is ito yung check natin yung galing na ng controller board natin. Ayan o, meron siyang square wave doon. Ayun. Pero mapapansin nyo, meron siyang konting noise doon sa waveform. Pero okay lang yan mga bro. Ayan. Pero pagdating doon sa, pag-chinik natin yan doon sa mismong galing ng PWM IC, is malinis na yan. So, yan yung ating test point. Magkabila nito na ganyan yung mare-reading natin. Yung dalawang input yan ng driver transformer. Ito, tapos lipat natin sa kabila. Pag nag-test tayo dito sa, lipat tayo dito sa kanyang mismong PWM IC na SG3525. Ingat-ingat lang. Baka magkamali tayo, masira pa natin. Ayan o, kita nyo malinis yung kanyang waveform. Yung kanyang square wave. Ayan. Magkabilaan yan na meron. Dalawa yung kanyang ano nito eh. Dalawa yung kanyang out. Okay, papakita natin sa screen yung out, pin out ng IC na yan. SG3525. Yan na yung kanyang out. Pag wala tayong masukat na ganito mga bro na signal galing sa ating PWM IC at meron naman siyang supply na 12 volts or 15 volts, automatic na sira na yung ating IC. Ang epekto noon is syempre hindi tayo makakapag weld dahil walang volt tayong ating output. Kahit na meron siyang display na makikita dito sa kanyang indicator, kung wala siyang driver signal galing ng PWM, hindi magsiswitch yung kanyang mga IGBT.
Ang isa pang sira nito na kadalasan nating na-encounter mga bro is kahit na meron siyang pakita natin. Kahit na meron siyang signal galing sa kanyang PWM IC, tapos pagsukat naman natin dito sa kanyang merong switching MOSFET dito na ayan oh, makita nyo yung dalawang switching MOSFET dyan na IC type. Ito mga bro, ang number nyan is 4688 yung number nyan. Kahit na meron siyang PWM signal galing sa kanyang IC, pero wala siyang walang output dito at sira din tong switching MOSFET na tong mga bro. Ibig sabihin hindi siya nag-switch. Ito kasi yung salitang nag-switch eh. Mamaya i-discuss natin, gagawa tayo ng simpleng diagram nito para maipaliwanag natin yung sistema ng switching dun sa gate ng IGBT na to mga bro, yung dalawang IGBT. So pag ganun ang nangyari, kahit na may PWM signal galing sa IC pero wala namang, hindi naman nagsiswitch tong IC na to, kahit isa lang dyan ang hindi nagsiswitch, is hindi magkakaroon ng output yung ating welding machine. So isa pa to sa kadalasang sira dito mga bro, kaya dapat yung mga kagaya natin na nagre-repair, meron tayong stock na IC na ganito, 4688, kahit na anong number, basta, ay kahit na anong letra yung nasa unahan, basta 4688. Okay, check natin yung waveform ng mismong switching MOSFET. Ayan o, oh. Ayan, medyo mayroon na siyang konting noise dun sa taas. Pero okay lang yan. Malinis naman yung waveform kanina. Ayan yung signal ng isang switching MOSFET. Hindi lang natin mapakita. Ayan yung isa. Tapos ito naman yung isa. Ayan, so dalawa yan. Okay, check naman natin sa ating analog para makita nyo. Dahil maraming nagre-request kung paano to malaman kung nag-oscillate siya. So naka-range lang tayo sa yan mga bro, 50 volt AC. Pag 50 volt AC, ang test point natin, ground natin yung negative ng ating test prod. Ayan. Tapos itusok natin alinman sa dalawang pin na yan. So, ayan. Meron tayong nasusukat na. Kaya, pakita natin yung tester natin para maniwala sila. Ayan, no. Hindi lang, okay, nasa 50 volt AC tayo. Naka-ground yung ating negative. Tapos, kahit saan dito yung ating test point. Ayan, no. Nasa 28 volts AC yung ating kulang 30 volts sa kabila, ganon din yan. Tapos kapag dito naman sa out na, yung papasok na mismo sa mga IGBT, ganito na yan. Ayan o, may 12 volts tayong nasusukat, o mga 13 volts yan. Yan yung papasok dito sa unang IGBT. Tapos yung pangalawa naman is yan. Kaya ba't kahit balibaliktad yan mga bro, AC naman yung ano natin eh, yung walang polarity to eh. Pero yung ano, yung dun sa input ng transformer, dapat naka-ground yung negative natin kahit na AC yung ating range ng ating tester. Ganyan. Para may masukat tayo na ayan, 28 volts. 20 to 30 volts. Ayan, yan yung kanyang voltahe.
pag ganyan mga bro, sigurado na tayo na okay yung ating controller board. So, pwede na nating ilagay yung mga parts na re-replace natin. Basta siguraduhin lang natin na na-check natin lahat. Dahil kapag may isang parts lang na nakaligtaan tayong dyan, hindi na check or hindi natin nakita, nahanap, siguradong sabog yung ating IGBT. So ito na mga bro, at ilalagay ko na yung ating mga parts. Bali, nalagyan ko na siya ng 4 wires. Tapos yung may nagtatanong noon nito kung paano ko daw na-adjust sa 24 volts. Siguro hindi technician yung mga nagtatanong noon. Eh yung itong power module na nilagay natin, 4 wires, adjustable ito from 5 to 24 volts output. So, may mga video na ako kung paano siya ilagay. Yung black is dun sa negative. Yung red is dun sa drain ng ating MOSFET. Dun sa mga technician, alam na yung connection yan. Kayong mga hindi technician, huwag nyo na lang i-attempt na gawin to, dahil sumasabog to mga bro. Pag hindi nyo kabisado, baka madisgrasya lang kayo. And then yung kanyang output, yung blue is itong blue is cold ground, yung yellow is yan na yung output ng 24 volts. Pero kapag naglalagay ako ng ganito, hindi ko siya ini-exactong 24 volts mga bro. Kasi delikado din yon. Kapag nag-fluctuate yung voltahe, pwedeng lumagpas, masasabugan tayo ng 4 wires. Nasubukan ko nang nasabugan ng 4 wires, ang sinagad ko siya sa 24 volts. Itong ngayon, kapag di natin siya sinagad sa 24 volts, halimbawa 22 volts lang, 22 volts lang yung ginagawa ko dito, baka itanong nyo, hindi kayang i-switch ng relay or hindi niya kayang paikutin yung fan. Yung relay, sa 15 volts pa lang yan, mag-switch on na yan yung relay, 15 volts. Tapos yung fan niya, iikot pa rin yan. Medyo mababawasan lang konti yung bilis niya kasi from 24 to 22. Pero konti lang yung mabilis pa rin yung ikot ng fan. Okay, lalagay na natin yung fan na papalit natin para makita nyo yung ikot ng fan. Ito yung fan na ilalagay natin. Okay mga bro, lalagay ko muna. Ito, bali pinutol ko lang yung connector ng ating fan na sira. Hindi ko pa siya tinanggal. Ito siya. Mamaya na natin ilagay. So, ito. Kinawa ko lang yung kanyang connector para matesting natin, makita nyo na iikot yung kanyang fan. Okay, lagay natin dyan. Tapos, dito ko siya i-adjust. Bali, naka-minimum pa lang yan. Okay, check na din natin yung kanyang gate driver kung meron. Pagsabay-sabayin na natin na para makita nyo. Ipakita. Yung analog natin lang hindi makita. Ulagay natin sa 50 volt AC yung ating analog. Okay, itong muna yung i-judge itong okay, plug in natin. Okay.
Doon na tayo sa kanyang ano, yellow wire. Ayan, nasa 4.5 volts pa lang. So, dahan-dahan nating pihitin yung trimmer ng ating power module. Ayan, umikot na yung kanyang fan sa 8 volts. Pero hindi pa lumalagitik yung kanyang relay. Ayan o, 13 volts pa nga lang, lumagitik na yung kanyang relay. Kahit ano lang to mga bro. Kasi yung 24 volts, dadaan muna siya sa 12 volts. Tapos yung output ng 12 volts, dadaan siya sa 5 volts na para sa ating display. Yung 12 volts, supply yan ng ating controller board. So 15 volts na tayo. Kahit 20 volts nga lang yan, okay. Pero gawin nating 22 volts para mas mabilis yung kanyang ikot ng fan. Konti na lang. Ayan, 22 volts na siya. 22 volts. Tapos, yung kanyang display. Ayan. Sa 236 yung kanyang display. Ito na mga bro, yung mga ilalagay natin na parts. Yung kanyang IGBT na ipapalit natin is, ano na to? 60T65. Ayan. 60 ampere. 650 volts. Tapos yung kanyang mga safety capacitor na polypropylene. Apat ang lalagay ko kasi wala akong available na 10 nano. So magpaparallel na lang ako ng dalawang 4.7 nano. Tapos yung diode na ipapalit natin sa SS14, papalitan ko siya ng SS310. Mas mataas yung ampere ay nito mga bro, 3 ampere 100 volts. Tapos yung resistor, wala akong chips na resistor kaya ganito na lang. Yung 5 ohms nagparallel na lang ako ng dalawang 10 ohms para maging 5 ohms siya. Okay mga bro, ilalagay ko lang muna to. So, nailagay na natin lahat yung mga pinalit natin na parts. Ito, pwede na siya libre light mga bro. Wala kasi akong available na SMD na mga resistor. Yung diode lang yung available sa akin, kaya yan yung ginagamit ko. Mga 1/2 watt na resistor. O pinalitan natin lahat yung mga parts doon sa kanyang gate driver ng ating IGBT, yung 10 nanofarad na polypropylene. Ang hirap bigkasin mga bro yung capacitor na to. So, linagyan ko siya ng dalawang 4.7 nano para maging kasi yung original niya is 10 nanofarad. So, dalawang 4.7 in parallel 9.4 nano. Konti na lang yung diferensya. Tapos wala akong 5.1 ohms. Parallel ako ng dalawang 10 ohms para maging 5 ohms. So, yan. Tapos, 10 ohms. 10 ohms din doon sa my gate driver ng IGBT. Saka ito, 10 ohms din. And then, yung SMD na diode na SS14, nilagyan natin ng SS310. Nilagyan natin siya ng diode na
3 ampere, 100 volts para mas matibay. Okay, itong ginawa natin na itong mga bro is gagawan ko sandali ng diagram. Pagpasensyahan nyo na lang dahil pangit ako magsulat. Itetest muna natin. Okay, plug in natin. Ayan. Meron na siyang 76 volts. Subukan na natin siyang welding. Natin siya 100. Yan, okay na mga bro. Pwede na natin tong sarhan at October 8 pala is ano birthday ko, pero hindi ako nagse-celebrate ng birthday dahil kaming mga JW or Jehovah's Witness hindi nagse-celebrate ng birthday. Huwag nyo lang akong batiin. Ganito na lang. Kayong mga 42,000 na subscribers ko, magpadala na lang kayo ng tigpipiso sa aking GCash account. Ito yung aking GCash number. Parang sa ganun is, pambili natin ng tester. Magpapag-giveaway na naman tayo dahil kung kukunin natin yung ating pambili ng tester sa ating sahod is kulang pa mga bro. Napakaliit ng sinasahod ng mga YouTubers na kagaya ko na kukunti lang ang views ng mga videos. Hindi gaya yung iba na ilang araw lang is 1,000,000, milyon, yun yung mga malalaking kita. Pero sa amin na kahit na inaabot na ng taon is hindi pa nakaka 10,000 views o yung mga videos. So, ito mga bro, tuloy tayo. At okay, gagawa muna ako ng diagram nito. Ito na mga bro yung ginawa natin na diagram doon sa kanyang gate driver ng welding machine na inayos natin. So na napakasimple lang mga bro. Pasensya na lang doon sa sulat ko dahil talagang pangit talaga yung yung sulat ko. So yun yung kanyang positive side ng main filter capacitor. Ito naman yung negative side. Tapos yung IGBT na ginamit dito is yung nilagay na natin na IGBT is mas mataas na. Yung ginamit dito na yung original nung tinanggal natin ay 50N65S1. Yung sumabog na to. Ang pinalit natin is mas mataas yung kanyang ampere, 60. So, ito na siya yung pinalit natin. 60T65 pes.
Ilalagay ko na lang sa description mga bro kung saan ko binili itong IGBT na ito para kung gusto nyo ding mag-order is click nyo lang. Okay, yun yung ginamit, dalawang IGBT. Then itong transformer na ito, ito yung maliit na driver transformer. So dito tayo nagsukat nung signal na kung sinukat natin doon sa scope is meron tayong nakuhang square wave. Meron tayong nakuhang square wave na signal. Tapos kung mag-test tayo ng analog, pag analog tester yung ginamit natin is pag nasa 50 volt AC yung ating tester is may meron tayong masusukat dito na 30 volt AC. 28 to 30 volts yung nasukat natin. Bali, naka-ground lang, naka-cold ground yung ating negative. Tapos, yung positive is naka, ano tayo, kahit ano yung, kahit saan na dito yung test point natin, may masukat tayo na 28 volts AC. Pero kapag dito naman tayo nagsukat, sa dulo ng coil na to, is, may masusukat natin diyan ay 12 volt AC. Ganito na yung ano natin, yung position ng ating tester. Kahit balibaliktaran na to. Kahit balibaliktaran natin AC. Huwag niyong i-ground sa negative ng ano, ng capacitor. Ng main filter. O ganun dapat. Pero dito, pag nag-test tayo doon sa input ng driver transformer natin, kahit na nasa AC yung range natin, is kailangan nating i-cold ground yung ating negative. Tapos, kahit saan na dito. May makuha tayong 28 volt AC. Doon natin malalaman na gumagana yung ating controller board, PWM IC, at saka yung switching MOSFET na 4688. So ganito yung nangyayari mga bro kapag gumagana yung ating welding machine. So itong dalawang transistor na to is nagpapalit-palit ito na nag-switch. Pag naka-on yung isa, naka-off yung isa. Pag naka off naman yung isa, naka-on yung isa. So doon yung ating positive, connect sa positive supply nating main filter capacitor. Ito naman yung negative. Itong positive na to is connected siya doon. Itong din na nakita. Okay, itong positive na to, itong dulo ng mga timing capacitor is connect siya doon sa positive. So, ganito yung nangyayari. Nagbibigay ng signal itong dalawang coil na ito. So, nagpapalit-palit din sila na nag-switch on and off. Halimbawa, kapag nag-switch on itong IGBT na ito, so positive yun, nag-switch yung kanyang collector to emitter, so magiging positive supply na ito. Yan, dadaan ngayon sa primary coil. And then, syempre, dahil positive supply ito, ang magkakandak dito na capacitor ay yung naka-connect sa negative. Ito. Kaya ang mangyayari, mag-charge yung capacitor na to na 475 by 400 volts. At makukomplete yung flow ng ating circuit. At magkakaroon na siya ng output dito sa ating high frequency transformer natin at na siya namang i-rectify ng mga dual diode. So yung ginawa natin is gumamit siya ng apat na
dual diode na D9202 ang ginamit. D92 na diode. So ganun din ang nangyayari kapag nag-switch itong isa, nag-switch naman, nag-switch off yung nag-on kanina, ito naman nag-switch on. So yung since negative side ito, yung kanyang negative side is kapag nag-switch yung collector to emitter, magiging negative ngayon itong linya na to. Dadaloy yan sa coil. Since negative itong linya na to, ang magkakandak dito na capacitor ay itong naka-connect sa positive. Ayan. Kapag nangyari yon, siyempre mag-charge yung ating 475J na polyester or polypropylene. Ang hirap bigkasin mga bro ng capacitor na to. Pag nag-charge siya, siyempre makukumpleto na naman yung cycle ng ating circuit at magkakaroon siya ng output na siyang i-rectify naman ng ating mga dual diode. So, ganun lang mga bro yung ano niya, palit-palit. Yung mga welding machine na halimbawa, itong capacitor na ito, yung ginamit dito is apat na capacitor, bali tig dalawa na naka-parallel. Yung iba dito tig-isa lang, tig-isang 475 lang. Ang nangyari dito mga bro, halimbawa na-open itong isa or nag-low value, nag-change value, magiging mababa yung kanyang value. Ang epekto sa output nun is bababa yung voltahe niya. May voltage siya kaya lang mababawasan at hindi ka makakapag or mahina yung kanyang welding or yung kanyang current sa pag-welding. Kahit na mataas naman yung nasa indicator natin. Kapag pumalyat ang mga capacitor na to, is ganon. Siyempre, kapag pumalya siya lang parehas, pero madalang naman yung mga ganon bro, yung na-open sila parehas, kadalasan isa lang. Pag na-open silang parehas, automatic wala yung output dahil hindi magiging kompleto yung ating circuit. Pero kapag isa lang yung na-open, may voltahe tayo sa output pero mahina or hindi tayo makakapag-weld. Oh, ito yung isang kadalasang nasisira dito, yung mga polyester or polypropylene na capacitor. Yung nilagay ko na resistor dito, sa ibang circuit ito is wala nang resistor. Itong ginawa natin kasi na ProQuip, meron siyang 100K na naka-parallel dito sa mga capacitor. Pero kahit wala naman tong resistor na yan mga bro, okay lang din dahil yung mga design ng iba is ganyan. Tapos punta tayo dito sa mga kadalasang nasusunog dito na capacitor, resistor. Ito, kapag nag-short yung ating IGBT, ang mangyayari dito is masusunog yung ating safety capacitor na polypropylene na 10 nanofarad by 47 volts or 100 volts. Masusunog ito, automatic masusunog din yung resistor na 10 ohms. Parang protector din ito ng circuit eh. Para hindi na pupunta dito. Pero yung nangyari dito is talagang malala. Pumutok kasi yung IGBT. Kaya nag-short yung isang diode. And then open yung resistor. At saka dito din, sunog din yung resistor na 10 ohms. Yung mga ibang model nito mga bro, wala na to. Wala na tong 10 ohms na ito na naka-connect sa kanyang gate. Pero itong resistor na nandito sa taas, ang magiging value nito is nagre-range ng 15 ohms, 20 ohms, 22 ohms. Pag wala yung 10 ohms na yon. Tapos yung naka-series sa diode naman, yung diode pala nito is
SS14, pinalitan natin ng SS310. Mas mataas yung ampere, mas mataas din yung value voltage. Ito kadalasan 5.1 ohms lang. So yung ibang ano, yung ibang design nito, itong 22 ohms na yung nakalagay dito is ano, cement cement resistor or ceramic or resistor yung nakalagay. Yung iba is chips na to na ano, chips na magkaka series parallel yung ginamit. Pero dito naman is malaking resistor. So yun lang mga bro, yung itong naka-series pala na maliit na transformer dito, ito yung kanyang ano, ito yung kanyang current sense na kapag nag-short yung output natin or napagdikit natin yung dumikit yung ating welding rod, masesense magpapadala ngayon ito ng signal doon sa kanyang controller board para i-stop niya yung oscillation ng circuit para maprotektaran yung mga IGBT. So, ito naman yung gamit na yung transformer na yan. So, yun mga bro. Sana may konti kayong na tutunan sa mahaba nating video. Yung continuation ng video pala na ito mga bro ay gagawin na lang nating part 2 dahil mahaba na yung ating video. Yung pagsasabayin na lang nating gawin yung Miltek at saka Contender. Kung gusto niyo yung ating video, please like, share and subscribe. Maraming salamat.